Hi, kitchen friends. Welcome to Jules Flavor Bliss. In this episode, I will teach you how to make a dining table centerpiece. Nakadalasan, flowers lamang ang naiisip nating ipang-decorate sa gitna ng table natin. For a change, gagawa tayo ng fruit bouquet and edible basket na you can fill with fruits and other sweet goods. Let's get started! At narito ang mga ingredients na kailangan natin. 1 cup choco chips, 250 grams strawberries, 3 pieces kiwi, and leafy green salad. At ito naman ang mga simpleng pamamaraan kung paano natin gagawin ito. Magpapakulo tayo ng tubig sa isang kaserola at doon ipapatong din natin ang isa pang kaserola at doon natin tutunawin ang mga chocolates natin. I-melt natin hanggang sa matunaw ito. Take note na slow fire lamang ang kailangan natin dito. Labhan lang natin maigi ang ating mga strawberries at patuyuin natin ito. At isa-isa rin nating i-dip ito sa ating melted na chocolates. Isang simpleng pamamaraan lamang ang ginamit natin dito kung paano tayo magme-melt ng ating chocolate chips. Sa susunod na episode, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-temper ng chocolates. At pag na-dip na natin ang ilang strawberries, ihanda na rin natin ang kiwi. Lagyan na rin natin to ng ating skewers or ang barbecue sticks. And then, naglagay ako sa isang ceramic jar ng mga iba pang prutas na pwede kong tusukan ng ating mga hinandang strawberries sa sticks. Or tulad din ng lemon, or kung gusto nyo, pwede rin styrofoam ang ilagay dito. At pag na-set na natin ang ating fruit bouquet, sa may parting ibaba, sa may base nito, ay doon na natin i-insert yung ating mga leafy green salad. Ginagawa natin ito para itago natin yung mga pinagtusukan natin doon sa loob ng jar. And at the same time, para magmukhang malago yung ating base. Tadaan! Yan, tapos na ang ating fruit bouquet. Yan na ngayon ang ating magiging centerpiece sa ating dining table. Yes, at ito naman ang ating next project, ang edible fruit basket.
kailangan natin dito ay mga pretzels. Strawberries! Katulad din ng ating fruit bouquet, kailangan din natin dito sa ating edible basket ng melted chocolates. At ito naman ang mga kakailangan natin, mga kagamitan. Another big bowl na binalutan ko ang loob ng cling wrap. We need later to put our coated chocolate pretzels. Kapag na-coating natin ang mga pretzels ng chocolates, i-assemble na natin ito sa ating bowl. Hindi natin kailangan dito ng pattern para maging pare-pareho ang ating paglalagay ng chocolate sticks. Basta isalansan lang natin sa mga sides ito at habang tumataas tayo, papatakan natin ito ng ating melted chocolates para maging rustic ang dating kaya hindi natin kailangan ng pattern dito. Mag-iwan lamang tayo ng open space sa pinakagitna at doon natin ilalagay ang ating fruits mamaya. Lagi nating tandaan habang tumataas ang paglalagay natin ng ating chocolate sticks ay isisecure din natin ito sa pamamagitan ng paglalagay din ng ating melted chocolates kasi yung melted chocolates ang magsisilbing glue dito sa ating basket.
At kapag na-reach natin ang ating desired height ng ating basket, is ilagay na natin ito sa loob ng refrigerator for 2 to 3 hours, depende hanggang sa mapansin natin na talagang matigas na yung ating basket. Hulala! Yan! Ready na ang ating strawberry fruit basket. I do hope meron kayong naidagdag sa inyong creativity sa inyong mga kitchen. I'm sure mag-i-enjoy din ang mga guest nyo dito sa inyong centerpiece sa inyong dining table. Dahil bukod sa mga fruits or mga sweets na nasa loob ng edible basket na ito, is they could also snack on mismo doon sa basket, sa mga chocolate pretzels na yon. At sa part 2 ng ating episode ngayon, gagawa pa tayo ng iba't iba pang klaseng fruits para sa ating fruit bouquet. For your requests and suggestions, please comment down below. Bye! Till next!